Hi guys! Maganda itong paliwanag ng netizen na to. Sabi niya, maraming award-giving bodies, mayroong may credibility. Ang iba naman, eh may magka-award lang. Ibig sabihin, sumusulpot na lang yung award-giving body na yon para bigyang award ng award yung mga gusto nila. Diba? Etong VP, ito po yung VP Choice Awards, ngayon lang sumulpot at obvious ang mga choices. Yun bang hindi pag-aaksayahan ng mga legitimate award-giving bodies like Urian, FAP, or FAMAS? So, ayun, yung mga nabanggit natin na award-giving bodies, yun po ay lehitimo at talagang matatagal na, may credibility na. Okay, established na yung mga yan. So, talagang sila yung may karapatan na magbigay ng award sa pelikula man yan o kung saang larangan. Okay, kahit sa ibang larangan, marami rin siyempre yung mga award-giving bodies na established na. Pero mag-ingat tayo dun sa susulpot na lang para bigyan ng award ang isang obra halimbawa. Nakakatawa. Sabi nung nagkomento or nagreply, baka kay Ngiwi yan, Ngiwi yan. Para naman di masayang ang ginastos niya sa MIM. Himala, naging nominee ang My Teacher, di nga ba di yan napansin ng Metro Manila Film Festival. So, dahil kasi dito sa, or eto kasi ay may kaugnayan dito sa pagiging nominated ng MIM at My Teacher na Movie of the Year. Ulitin ko ha, VP Choice Awards na niminsan hindi po natin narinig. Okay, ganyan yung mga yan. Tapos, sino ang paparatangan na itong mga pulangaw na kuno ay binibili ang awards na galing sa mga lehitimo na award-giving bodies? Sina Direk Vince ang pinaparatangan at kung sino pa na totoo naman talaga na lehitimo or lehitimo naman talaga yung mga award-giving bodies na yon. Diba? Katulad din po ng pagkapanalo ng ABS-CBN sa napakaraming awards. Talagang kini-question na itong mga palangaw na sila-sila lang daw. Okay? Sila-sila lang daw yan. Pero ngayon, patunayan nyo, ilan taon na ba itong VP Choice Awards na ito? Bagong sulpot, sabi dito, controversial filmmaker Daryl Yap and multi-awarded director and presidential advisor for Creative Communication Secretary Paul Soriano are also nominated for Movie Director of the Year dito nga sa VP Choice Awards. Diba, saktong-sakto yung sinabi ng netizen na yung ibang award-giving body ay nagsulputan lang para may magka-award lang. Hindi lang po yan, ha? Pati po etong si Alex Gonzaga ay nominated din for Podcast of the Year. O, di ba nakakatawa? Di ba? So, i-check natin. Ha? Pero, totoo, never heard para sa akin etong VP Choice Awards. Mas maigi pa nga siguro yung mga award-giving bodies na based sa mga universities na talagang matagal na silang gumagawa ng or namimigay ng awards. Diba? Sa pelikula man yan o kahit saang larangan. Diba?